si Ed Selagman, binulgar po na mukhang nagkakabayaran di umano, may pondo pong umiikot dito po sa Chacha People's Initiative. Marami pong katanungan si Ed Selagman, parang hindi yata siya na-inform. Maganda po itong revelasyon na to ni Ed Selagman. Una, isa po siyang congressman, no? So insider po to. Hindi po to yung mga sinasabi lang natin na destabilizer, no? Talagang congress po to, at karapatan po nating malaman ito bilang mga Pilipino na isa, kasi wala tayong kamalay-malay. Alam lang natin gusto ng House of Representatives na isulong to, no? Pero hindi po natin alam na ganito po pala. Ito po, si Lagman na po mismo. Lagman claims, ito po ay balita sa ABS-CBN. Lagman claims funds mobilized to kick off Chacha petition. Ayan ha, si Lagman po to. Isa pong congressman, kaya may karapatan po siya magsalita niyan. Ano po ba, kilala po ba natin si Ed Selagman? Siya po ay hindi po Duterte supporter. Nililinaw ko lang po yan ha, para po malinaw sa atin na ito po ay hindi kagagawan ng mga Duterte, no? Albay Representative Ed Selagman has claimed that congressman from Supermajority Coalition have launched a campaign for charter change via People's Initiative. Okay. Ang ibig pong sabihin, no? Mayroon pong kampanya ang supermajority. Ha, supermajority kasi superminority. Konti lang 'yan eh. Konti. Ano na po tayo rito sa balita na to ni Lagman, no? Okay, pero hindi po 'yan nakakagulat. Normal lang po 'yun na magkampanya eh, 'di ba? Gusto nila eh. Hindi naman po nilihim 'yan. Actually, ang nag-announce po na isusulong nila 'yung Chacha, mismong si Speaker, no? Kaya hindi po bali eh, ano ba binabalita mo ba 'to? Ito kasi 'yung sinabi ni Lagman, no? Ang sinabi niya kasi, di umano nagkakaroon ng payment. Ayan, no? Each voter who would sign the petition will be allegedly. Kita mo pati. Maingat eh. Ganyan po, no? Tayo po mga vlogger, mag-ingat po tayo. Huwag po natin sila pagbintangan na nagkakabayaran, no? Ito po ang pahayag ni Ed Selagman. Each voter who would sign the petition will be allegedly given payment. Ipaliwanag lang po natin ng konti, no? Ano po ba yung People's Initiative? Ang People's Initiative sana ay initiative ng mga tao para baguhin yung Constitution. Yan po nakalagay sa 1987 Constitution. Pero mahigpit po yan, kinakailangan po magpapirma ng lahat po per district ng 3%, at least 3% para maisulong yung People's Initiative. No? So, ang ibig sabihin ba dong lahat ng district? Oo, lahat. Kunwari, merong isang district na hindi siya nakaabot ng 3%, patay na yung People's Initiative. Kaya po yan ang pinakamahirap sa lahat, no? So ang akusasyon po ni Lagman ay nagkakabayaran di umano, no? Pinagbabayad yung mga tao. Hindi naman po lahat ng tao eh kinakailangan pumirma eh. 3% lang po. Tama ba? 3% lang. I-search niyo na lang yan, ha? 3% daw po ng mga okay. So ano po ibig sabihin? Lahat po na magtatanong, meron po kayong oras pagkatapos po ng ating talakayan. Para malinaw po tayo. Kasi kung ngayon kayo magtatanong, magagalit lang kayo, hindi ko kayo papansinin. Okay, basahin po natin. During the meeting, they were informed that People's Initiative will be used as mode of amending the Constitution, and they were given mobilization funds sa mga mayor po ito, ha, and forms to be signed by at least 3% of the registered voters of the legislative district to each which their municipalities belong. So lahat po ng mga mayor, tinipon po, local executives sa League of Mayors, at magpapapirma po sila ng 3%. Madali lang po yan kung lahat ng mayor makukuha nyo. Kasi 3% lang ng populasyon eh, ay ng voters eh. So ang malupit po dito, nagkakabayaran di umano. Yan. Ayon pa kay Lagman, magkano ba? Voters who would sign the petition for People's Initiative will be given 100 each. 50% of which has already been advanced to the municipal mayor and respected coordinator. So nasa mga municipal mayor na raw yung kalahati ng budget para dito, 100 pesos. Okay. So ito po ang mga disturbing questions to be answered. Alam niyo po, sasabihin niyo maliit, hindi naman po election yun eh. Pipirma ka lang, bibigyan ka ng 100, ang dali po niyan, di ba? Oh, lahat lang naman nagtitinda, pirma kayo rito, gusto niyo ba makuha 100? Mayor, siyempre mayor. Kay mayor ba yan? Oo, pirma kayo dito, 100.
100 po yan, sa 50 pesos nga po siya. Napapanood ko yung sa mga YouTube. Mananalo ng GCA 50 pesos. Sumasali tayo, di ba? Huwag nyo sabihin maliit yan, di naman po election yan. Iba po yung election ng pagka-mayor. Ito po, pipirma ka lang. Ha? Okay, pipirma ka lang. Okay, ito po ang mga tanong ni Lagman. Number one. Okay lang po yun. Kinakailangan ko rin po maghanap buhay. Kung wala po manunod sa akin, okay lang po yun. Kung lang kayo, alam ko ba na magla-live ngayon si Tatay Digong. Number one, who is the mastermind of this campaign? Tinatanong po ni Edsel Lagman. Who is the mastermind of this campaign? Number two po, what are the proposed amendments to be pursued? Ngayon pong magbabago na, magchachacha na, ano po yung mga gusto nilang baguhin? Ikatlo, where do the funds come from? Yan po ang pinakamalupit, no? 3% ng populasyon, ng voters, magkano po yan sa 100? Siyempre, hindi lang po 100 yan dahil yung mga, alang naman yung mga coordinator, walang sweldo, meron din po yan. Di umano. Nakakalimutan mo ba ito? Nakakalimutan mo, may crackdown na, ayaw pa. Tapos ikatlo, why by the voters initiative? Yan po, no? Bakit mo bibilhin kung vote, kung people's initiative? Talagang ito po, kung totoo tong sinasabi ni Lagman, no? Ay, alam nga namang hindi totoo. Mga mayor ang sino po ang sinasabi ni ano? Kaya makatotohanan. Alam niyo kung sino sinasabi niya? Ayan, no? Ito po ay nakuha niyang impormasyon sa mga municipal mayor ng Albay. Taga-Albay po siya. Congressman po siya sa Albay. Yung mga municipal mayor po ng Albay, yung lalawigan ng Albay ang nagsabi sa kanya. No? Ayan po. Ngayon, eto pa po. Tinatanong niya, sino ang mastermind? Alam mo, Congressman Lagman, ikaw nang iko-quote ko. Ikaw ang nagsabi nito eh. Sabi ni Edsel Lagman noon na kailan ba to? Nung tinanggalan po nila ng confidential fund si BP Sara. Alam niyo kung ano sinabi ni Edsel Lagman? Lahat na nangyayari sa Kongreso, alam ng Speaker of the House. O, ikaw na nga nagsabi niyan eh. Kinote na lang kita. Hindi po kami yan. Sa mga nagka-crackdown. Hindi po kami nagsabi niyan si Edsel Lagman. Lahat na nagaganap sa, according to Edsel Lagman, lahat na nagaganap sa House of Representatives, alam ng Speaker. Kaya siya'y nagpapasalamat, no? Kaya siya'y nagpapasalamat sa Speaker nung tinanggalan ng Congress si BP Sara ng confidential fund. Yan po. Mula po ito sa Liberal Party, President Edsel Lagman, nagkakabayaran, di umano. Diyan po sa pirmahan sa People's Initiative. In the first place, kung People's Initiative po yan, dapat po hindi congressman at hindi mga mayor ang nagpapasimula niyan. People's nga eh. Pwede pa yung mga people's group. Di ba? Yung mga samahan ng mga pero kung mayor at congressman po ang nagpasimuno niyan, dapat yan i-invalidate yan dahil putya, kayo nang kampanya eh. Asan yung People's Initiative?